Sabi nga nila, priceless ang pagmamahal ng isang pamilya. Pero paano kung masira ang pagmamahalan na ito? Maayos pa kaya ni Norma ang kanilang pamilya bago siya mawala? Hindi ko alam kung kakayanin ko lahat. Wala ka na, Elvin. Mag-isa na ako. Hayaan mo pa nga ako. Aayusin ko ang mga anak mo. Ma. Namir. Salamat. Salamat na umuwi ka dito sa Liliw. Ang tagal mong nawala. Si Ron, boyfriend ko. Marami po. Marami. Ay. Andiyan na rin ang panganay mo. Natutuwa ako. Nandito na kayo. Walong taon ko kayong hinintay. Ngayon, makabuo na tayo. Elmer, nandito na sila. Nandito na ang mga anak mo. Halika. Kumain muna tayo, Mars. Halika. Dito tayo. Halika. Halika kayo. Boy. Bago nawala ang papa niyo, hinintay niya kayong dalawa. Huwag mo nang pagandahin, Ma. Si Kuya lang naman ang gustong makausap ni Papa bilang siya lang naman yung paborito niyong anak, di ba? Tama ba ako? Nani, pwede ba? Konti respeto, patay na si Papa. Respeto? Eh, nandito na nga ako, di ba? Kahit na hindi ko naman talaga naramdaman na naging parte ako ng pamilyang to, nagpunta pa rin ako. So, utang na loob to? Ha? Oy, tumigil kayo. Tama na. Kaya sa mga bisita, oh. Ang mga anak, please. Please. Yvette? Kaya sana gusto ko kayong makausap dahil may ibibili ng papa nyo. Bakit sino ba to? Si Yvette, ang kapatid nyo. Ano? Ma, what do you mean, kapatid namin siya? Nagtapat sa akin ng iyong ama. Yung mga nagawa niyang pagkakasala. At dahil wala na rin siyang matutuluyan at namatay ng nanay niya. Pasensya na, ate at kuya, kung nakakagulo ako sa inyo, pero wala na kasi talaga akong matuluyan eh. Nakakatawa ka nga talaga, Ma, no? Kami nga ni Kuya, hindi mo maayos. Magdadagdag ka pa ng bastarda.
Mars, bigyan mo muna kaya ng time ang mga anak mo. Sabi nga nila, time is gold. Ay! Mari? Ah, okay ka lang? Okay lang. Okay lang, okay lang. Baka epekto lang to nung bagong gamutin mo. Ah, Mars, bakit hindi mo kaya sabihin sa mga anak mo ang katotohanan? Na ano? Na may sakit ko, na may tanim na ang buhay ko. Eh, baka pag nalaman nilang katotohanan, magbati na yung magkapatid. Tas malalaman nilang tunay na dahilan kung bakit mo tinanggap si Yvette. Magiging happy kayong lahat to the highest level. Ayoko na magkaayos sila dahil naaawa sila sa akin. May panahon ka naman ako. Gagawin ko lahat para maayos ko. Tagal mo naman. Kanina pa ako naghihintay. Siyempre, Mami, naghahanap ako ng tamang tempo. Mami, makahalata na sila sa akin. So, anong sabi ng mga hurado? Pumasabay ang drama mo. Of course, Mami. Alam mo ba, awang-awa sila sa akin. Tapos paniwalang-paniwala sila na patay ka na. Talaga? Oo. Bravo, anak! Pang award-winning ang acting mo! Sabi ko na eh, sabi ko na, swerte tayo this year. Yun ang sabi ng horoscope ko, si swertein talaga tayo ngayon. Pero anak, you have to stick to the plan. Kailangan makuha mo ang loob ng normang yan. And then, sirain mo silang mag-iina para ikaw anak, makuha mo ang lahat ng kanilang pera, ari-arian, negosyo, the works, everything and everything. Bago mategi ang sinorma na yan. Alam mo anak, ang tagal kong nagtiis sa mga tira-tira ni Elmer nung kabit pa niya ako. Pero ngayon anak, hindi na. Tama na, husto na. Kukunin natin ang sa atin. Pasok. Ay. Hello po, tita. Good evening. Hello. Po. Halika. Pasok ka. Tita, hindi pa po ba kayo matutulog? Late na po ah. Kailangan ko munang tapusin itong sales report. Kailangan ma-check eh. Kaya pala sobrang yaman niyo po ni Daddy. Sobrang hands-on niyo po pala sa negosyo. Tita, gusto niyo po ba ng coffee? Eh, huwag na. Nakakahiya. Ay, tita, hindi po. Pagtitimpla ko po kayo ng coffee para naman po makabawi po ako sa kabaitan ninyo. Okay. Salamat. Sige po, tita. Dito lang po kayo. Gagawa po ang kape. Ate, gusto mo rin ba ng kape? Hindi na. Ang gusto ko, tapos magkakilala tayo. Talaga, ate? Saan ka pa pinaglihi? Sa straw ba? Kasi napakasipsip mo eh. Ate, hindi ako sipsip. Tinutulungan ko lang ang mama niyo. Yvette, kung si mama napapaikot mo, pwes ako hindi. Huwag ka mag-alala. Malalaman ko rin kung anong totoong motibo mo. Ah! 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 Sorry, ate. Sorry. Sorry. Walang yaka? Walang yaka. Sinadya mo yun eh! Aray! 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 A
ng kape. Pero itong si ate ko, ano na pong masasakit ang sinabi niya sa akin. Ayoko pong pumatos sa kanya, pero tinulak niya ako, kaya natapon ko yung kape sa kanya. Ate, sorry, hindi ko naman po sinasadya. Ay, bungaling kasi na dyan. Tama na! Nanette, iyan ka na naman. Nagsasorry na nga siya, oh. So, mas maniniwalaan mo yung bastardang yan kaysa sa akin, kuya? Eh, bakit hindi? Eh, di ba dati pa ikaw palaging gumago ng gulo sa pamilyan to? Ha? Eh, unang araw ng burol ni Papa, eh, nanggulo ka na naman, eh. Tama na, mga anak! Parang awa niyo na. Kumalma na tayo, wag na tayong mag-away-away. Ibig sabihin, mas pinaniniwalaan mo nga yung bastardang yan! Anak! Hindi naman sa ganon! Ay, tama. Tita, pasensya na po. Hindi ko naman po sinasadya na magkakaganito. Pinag-iinitan ka ni ate, no? Sanay na ako. Pero dito for sure, hindi ka pa sanay. Anong ibig mong sabihin? Evet, anong ginagawa mo? Ayaw mo ba? Ganyan talaga si Nanette kahit bata pa lang kami. Ginagawa niyang issue lahat eh. Sobrang immature. Isip niya ako yung paborito ni Mama tsaka ni Papa. Kaya siya nakuwi sa paglalayas at pagre-rebelde. Love, ayaw mo na. Eh, more than a month lang naman tayo dito sa Liliw. Tapos, after ng 40 days ni Papa, alis na tayo dito. Buti pa, pakalmahin na lang kita. Sana wala. Wala ka sa mood na yun eh. Kailan ka ba nagkaroon? Uy, love naman. Ano pa? Eh, kailan mo nga ako. Ano? Buti ba ang disyerto natitiligan eh. Eh ako, lagi mo na lang ako ginaganito. Labas! Kuya? Nanette. Nanette. Nanette, huwag mo sabihin kay Mama, please. Please. Uy, alam mo naman yon. Alam mo naman na ayaw niya na nalambot-lambot ako. May asawa na ako ngayon. Hindi niya pwede malaman to.
Kuya, hanggang ngayon pala, nagme-makeup ka pa rin pag stressed ka. Laan ko. Doon mo pa rin tinatago yung makeup mo sa tinataguan mo dati, no? Oo. Tama ko, no? Si Mama at Papa lang naman yung nagpilit sa akin na magbago, eh. Na magpakalalaki, na magpakasal kay Josie, ayaw lang nila naming kahiyan ako ng pamilya natin dito sa Liliw, eh. Pero please, sige, Mrs. Huwag mo sabihin kahit kanya, no? Kamag-alala, Kuya. Ako pa ba? Kailan ba ako nagsalita? Kahit naman ng mga bata pa tayo, tinutulungan na kitang magtago ng make-up mo, di ba? Ito naman. Kalimutan mo na bang close tayo dati? Dahil lang naman yung magkampi. Bago ko maging rebelde kila Mama at Papa, bago ko lumayas dito sa Liliw, Kuya, hinahanap ko kasi si Ron, eh. Kaya ako pumunta dito. Wala siya sa kwarto namin. Basta huwag mo sabi kahit kinino, ah. Sis. Promise. Thank you, sis. Ibu na yan. Lahat ng tao na sa factory na chinelas, tayong dalawa lang nandito, okay? Ano ba? O ano naman ngayon, ha? Wala bang round 2? Ha? Kala ko masaya na ako kay Nanette, pero ito talaga yung pinaramdam mo sa akin, eh. Ano ba? Ayoko maging kabit. Kung gusto mo talaga ako, iiwan mo si Ate Nanette. Narinig mo ba yung sinabi ko? At kapag nakuha ko na yung gusto ko sa pamilya ko, pwede na tayong magsama yung dalawa. Ano ba yung plano mo mismo? Hindi ka rin makatulog? Oo eh, kaya nandito muna ako. Nainit eh, no? Oo. No. Ikaw ba nainitan? Oo. Maklasyo. Oo nga, kaya sumasalulo ko. Talaga? Hmm. Alam mo ba, tinuruan ako ng nanay ko magmasahe para mawala yung sakit ng ulo. Relax ka lang. Ano ginagawa mo? Minamasahe ka. Sabi mo, masakit yung ulo mo, di ba? Alam mo, masabot na pa pumasok na ako sa quiet. Ha? Sigurado ka? Magaling ako magmasahe. Mauna na muna ako.
So, I'm sorry, Kuya. Akala ko nang tama ko eh. Pero nagpapadilig siya eh. Okay lang bang sabay na lang tayo? Ano? Teka, sasabi ba? Ang gusto. Masa nga dito? Masa nga dito? Huwag ka dito, huwag ka dito. Alam ko yung sekreto mo. Okay na. Huwag lang ngayon eh. Sabi ka na. Huwag ka dito kasi hindi may ko naman yung gusto mo. Promise. Sige, ito na. Sinangulo ka ba? Ano ba sasabi mo? Ha? Okay, Don, po! Anong ginagawa mo? Don, dito sa loob! Ba? Mga sa loob ng banyo eh. Ha? Dito! Naliligo ako, pumasok, tapos sinipuan ako. Ano? Manyak ka! Ano pinagsasabi mo? Ito ako yung manyak! Wala akong ginawa! Wala akong ginawa! Siya'y pumasok sa loob ng banyo! Binabaligtan niya ako! Kuya, boyfriend ko si Ron! Bakit? Ha? Bakit? Hindi kayo nahiya! Hala mga bawi! Diyos ko po! Kaya huwag kayong maniwala sa kanya! Huwag kayong maniwala sa kanya! Siya'y maniak! Hindi ako eh! Hindi ako! Ako? Siya'y maniak! Paano sila ulo ka na? Ma! May chance pa kanyang mag-ceasefire ang magkakapatid? Maayos pa kaya ni Norma ang kanilang pamilya bago siya mawala? Tumaas lang ang presyon ng mama niyo, pero stable na siya ngayon. Babalik ako bukas to check on her again. Kailangan mainom niya yung mga gamot niya. Hmm? Maraming salamat, Doc, ha? Sige po, mauna na. Sige, hatid ko na kayo. Kasalanan mo lahat, Dud. Kung ayaw naman niwala sa akin, bahala kayo. Pero kailangan mo kasapin yung boyfriend mo. Ang usapan natin, pag-awayin mo lang si Rodolfo at si Nanette. Hindi yung mahimatay si Norma. Yvette, hindi ko na makontrolado yung mangyari, di ba? O sige na, baka mamaya may makakita pa sa atin dito. Loka! May something fishy talaga itong babaeng ito. And I have to do something. I have to find the truth. Cause the truth will set us free! Ano, siguraduhin mo sa akin na maganda yung balita mo, ha? Oo naman, Mami. Daho itong matandang babaeng ito. Ano ba naman yung si Ron? Sisirain niya lahat ang plano natin. Ano na, pornada na. Paano kung natuluyan niyang si Norma, na Teggy? Di lahat ng plano natin na kunin lahat ang kanyang pera, wala na. Mami, huwag kang mag-alala. Buhay na buhay yung matanda. Tsaka meron akong naisip na plano na pwede natin gamitin sa nangyari to our advantage. Mami, buhay ang nanay mo.
hindi kasama to sa press release na sa amin na may nanay siya? Sino itong mga demonitan ito? Mga hayop! Kailangan malaman ni nanay ito! Naku, tatawagan ko siya. Hello? Hello? Hello, Nanet. Tita. Naku, dapat mo itong malaman. Ano? Ano? Teka, hindi ko maintindihan. Anong kailangan kong malaman? Kumapit ka. Nasa bahay lang natin. Ang tunay na demonita. Tita Joan, hindi kita marinig ang hina ng signal mo, Tita. Hello? Tita! Abangan sa susunod na Sabado, mga kapuso, ako po si Marian Rivera. At ito ang mas pinalakas na tadhana. Si Yvette ang nasa likod ng lahat. At nasa likod mo. Good. Halika, akyat na natin to sa taas.